Masarap yun! So, let's start, mga kacharot! So, ang first ingredients natin, mga kacharot, ay ang onion. Ayan siya, mga kacharot, ang red onion. Isang buo ng red onion siya, mga kacharot. Then, ang second ingredients natin, mga kacharot, ay ang ginger. Ayan siya, isang kilong ginger. Char! Oh, no! Wala pa yung 100 grams, mga kacharot. Konti lang yan. At ang garlic, of course, mga kacharot. At dalawang pirasong sili, mga kacharot. At mga kacharot, ito ang pinaka-main ingredients, syempre, ng ginansaang salmon, mga kacharot. So, ayan na po siya ang salmon ni Charot. At dahil po ginataang salmon ang ating lulutuin, so syempre may gata, mga kacharot. Ang gamit po ni Charot is powder. So later, lalagyan po natin ng warm water to make it easy to dissolve. At syempre kasama po sa ginataang salmon natin is ang pechay. 3 kilong pechay, mga kacharot. Sandali lang yan, mukha lang siyang marami, mga kacharot. Okay, maganda yun sa kalusugan natin, mga kacharot. Marami tayong makukuha ang benefits sa pechay. Ang kalahating sako ng malunggay, mga kacharot, ay isa sa mga ingredients ni Charot. O, diba? Kalahating sako talaga, Charot. Siyempre, para naman healthy. Pag may pechay, may malunggay. Char! Alam nyo naman po siguro kung ano-ano makukuha natin mga benefits sa malunggay. Diba ginagamit pa nga natin to sa pandesal at sa iba't ibang lutuin, mga kacharot. Na kasi pag hot water ang nilalagay para mabilis siyang malusaw. Ayan na, mga charot. O diba, mas mabilis siyang malusaw kasi hot water ang ginamit natin. Tapos nadagdagan na lang natin siya na mamaya ng little bit na water na normal na room temperature pa. So, ayan mga kacharot, nilagay na po natin sa pan ang coconut milk. Then, saka ko ilalagay yung onion. Ilalagay natin ang onion, mga kacharot. Then, ang ginger, lalagay na natin, mga kacharot. At isasama na rin po natin ang iba pang mga ingredients, mga kacharot. Ayan, mga kacharot, isama po natin ang garlic para masaya. Isama na natin siya. So, ayan, halo-halo together na po silang lahat, mga kacharot. So, let's start. Let's open the fire and let them boil, mga kacharot. Ilagay na po natin, mga kacharot, ang black pepper para masaya at ang salt para magkalasa na po siya, mga kacharot. So, ayan mga kacharot, kulong-kulo na po siya. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang pechay habang kulong-kulo na ang gatsa, mga kacharot. So, ayan na siya. Unahin natin ang pechay, mga kacharot. So, ayan. Ihagis lang natin ang ihagis, mga kacharot, para masaya, di ba? Hinati ko po yan sa dalawa, mga kacharot. Tatlong kilong pechay po yan, mga kacharot. Char! Sandali lang po yan, mga kacharot. Kaya lang mukhang marami. Marami naman ang isang tali. Pero hindi naman ganun karami. Tama lang siya, mga kacharot.
Then, ilulubog natin siya sa gata mga kacharot para masaya dahil ipapatong natin dyan ang salmon para hindi siya madurog. Ipatong natin siya sa gulay para hindi rin siya dumikit sa kaldero mga kacharot. So, hayyan nga mga kacharot, lagay lang tayo ng lagay para masaya. Ilagay na natin lahat yan. Busin na natin yan dyan, ipatong natin ang ipatong sa dahon para hindi siya dumikit, diba? Madami din pala ang 1 kilo mga kacharot. Actually, yan po ay mga pinagtabasan lang yan. Yan po ay mas mura sa regular price na malaman talaga. Pero ang dami niya, diba mga kacharot? So, hayyan mga kacharot. O, diba? Akala nyo kanina, maraming ano, nagsasabaw kasi siya habang tumatagal siya mga kacharot. Nagsasabaw siya. Tumadami siyang sabaw para natuloy nilaga. Pero hindi ko yan dinagdagan ng water, ha, mga kacharot, ha. Inday! Hayyan, ang malunggay ni kapitbahay na ginulay ni Inday! Mga kacharot, hayyan na. Ilagay na natin para masaya. Hindi kasi siya masaya pag walang ganito, char. O, diba? Kasi gusto ko maraming gulay. Then, lagyan natin ng konting magic syrup, mga kacharot. Hayyan. So, hayyan. Diyan ko na nilagay ang datu puti, mga kacharot. So, lagyan na natin siya. Yan, pangalis lang siya ng umay, mga kacharot. O, diba, para nang ginata ang gulay lang, itse, hindi na makita yung salmon. Hindi. Nilagay ko siya sa middle ang salmon para hindi siya madurog. Yun ang purpose nun, mga kacharot. Alam nyo ba yun, ang purpose ni charot? So, now you know. Nasa middle ang salmon. So, ilalim, pechay, middle ang salmon. Then, on the top, ang malunggay. O, diba? Charot, nilalagyan ko po pala yan ng paminta yan. Habang nagpapagulo ka ng gata, dapat nakalagay na yung paminta na yan para pang-alis ng lansa. Kaso, nakalimutan ko po siya. So, hayan, sa ibabaw ko na lang siya nilagay. Better late than never daw nga, diba? Hayaan lang po natin kumulo mga kacharot, kumulo ng kumulo hanggang sa kumunti ang kanyang sabaw kasi ngayon para siyang nilaga, nagsasabaw pala siya mga kacharot. So hayan mga kacharot, sunog na po ang ating salmon char, hindi, luto na ang ating salmon mga kacharot, hayan na siya o diba? So hayan na mga kacharot ang aking ginataang salmon o diba, buong buo pa ang fish, hindi siya na duro. Ganun yun, mga kacharot. So, it's time to eat na, mga kacharot. Subscribe, like, and share. At huwag niyo pong kalilimutan i-click ang bell button para po ma-notify kayo sa susunod.